Hi guys, welcome to my channel. This is Risa Laquachera. So ayan na nga no guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please mag-subscribe ka lang dyan sa baba and then mag-iwan ka na rin ng comment para mabalikan kita. Pakiclick na rin ng bell para ma-notify ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Thank you! So ayan no, sa mga nagtatanong po kung ano pong trabaho ko dito sa Israel, isa po akong caregiver at meron na po akong 2 years and 11 months na nagtatrabaho dito. So itong ibablog ko guys ay tungkol doon sa ipinost ko sa FB ko last month about sa achievement, nasasabi kong achievement ko bilang isang caregiver or bilang isang OFW dito sa Israel. So ito guys is para magbigay lang din ng konting inspiration para sa mga kapwa ko din OFW na ma-achieve din nila unti-unti yung mga pinapangarap nila. So tara na guys, samahan nyo ko! Charan! So guys, ito na yung nabili kong bahay at lupa. Meron siyang 139 square meters. Ayan, meron siyang isang simpleng bahay lang. Tapos sa dulo, meron din maliit na bahay, apartment. So ngayon guys, pinapaupahan ko muna siya. May tao nang nako pa doon. Hello, shout out sa tito ko, Tito Jason, shout out sa iyo. So ayan, shout out din sa nanay ko na nagbi-video. Ayan, pasensya na daw kayo, malikot ang video niya. Hindi daw siya marunong mag-video, pinagbigyan lang niya ako para sa vlog ko. Ayan. So, tutol ko muna kayo guys. So, last month, hindi ko muna yan pinabidyohan kasi syempre may mga gamit pa nung dating nakatira. Ayan, lababo. Ito yung CR. Ayan. So, papaayos ko pa yan pag uwi ko. Ipon-ipon muna ulit. And then, dito yung kwarto. So, sa loob, meron siyang dalawang kwarto. Pero, ayan, may plano pa rin akong ipabago yan pag uwi ko. So, sa ngayon, bilib ko sa nanay ko, ipa-repair lang yung mga dapat i-repair. Pero, huwag magpapagawa ng kahit ano kasi gusto ko ako yung magpapagawa pag uwi ko. So, ayan. O, diba, ayos ba? Pwede na, diba? So, sa nagtatanong dyan, may nagtanong ka sa akin magkano daw yung bili ko. Secret na lang. So, private na lang natin. Basta, nabili ko siya ng cash. Ayan. Wala na akong problema. Akin na yan. Ayan. So, napakabait kong tito. Napaka-supportive niyan. Ang nagbabantay ngayon ng bahay na yan. Ayan, so guys, tour ko kayo sa kabilang dulo. So dito guys, may nakaabang na hagdan. So yan, sabi na nito. May nakaabang dyan na hagdan. So ang bubong kasi nitong bahay na to is cemento na, so slab. So, depende kung gusto ko siyang pataasan or, pero may mas maganda pa akong pinaplano kung ano gagawin ko dyan. So, ito yung isang bahay guys, yung apartment. So, hindi na na-video ni nanay yung loob kasi syempre may tao na rin naman. So, yan. Diba? Ayos na ayos. So, yan no guys. Bali, as of now, dahil wala pa naman yung titira, wala naman ako. Yung mga anak ko naman, meron naman yung tinitirahan yung sa dati namin tirahan. So, ngayon, ang plano ko muna dyan guys is paupahan din muna hanggat nandito pa ako para syempre yung kikitain din sa paupa eh magagamit ko din pag uwi ko. Guys, ito yung itsura nung ano, nung kabilang bahay, yung pinapaupahan. Ayan, apartment siya. So meron din siyang dalawang kwarto, CR, meron din siyang lababo, pero meron din silang ginawang lababo sa labas. So, ganun na yung inabutan ko doon. So, soon, ipapaayos ko rin yan, guys. So, ayan na, no, guys. Sa mga kaibigan ko na nagtatanong, nakita nyo na.
So, ayan, di pa natatapos dyan ang lahat. Siyempre, marami pa tayong ayusin, marami pa rin tayong mga pangarap, kailangan pa rin natin siyang tuparin. So, hanggat nandito ako sa Israel, siyempre guys, tuloy-tuloy lang para sa pangarap, para sa kinabukasan. Mahirap kasi pag-uwi ko, wala na akong trabaho. Ayan, sana guys, nakapagbigay ako sa inyo ng konting inspirasyon. Ayan, bilang isang OFW, maraming maraming salamat. Sinamahan niyo ako sa aking house tour. Yan, simpleng house tour lang yan guys. Soon, mapapaayos ko rin yan. Bye-bye! Thank you so much!